Turnover ng NAIA sa New NAIA Infrastructure Corporation, ating tatalakayin kasama si Attorney Chris Bendijo, ang tagapagsalita at Head Executive Assistant ng Manila International Airport Authority. Attorney Chris, magandang tanghali po sa inyo. Sir Joey, Ms. Nina, magandang hapon po. Sir, kamusta na po ang inyong paghahanda para sa turnover ng NAIA sa New NAIA Infrastructure Corporation? Ito po, sir. Marami po tayong ginagawang activity sa paghahanda po ng ating turnover. Umpisa po ng linggong ito, nagkaroon na po tayo ng mga employment contract signing ng ating mga empleyado ng NIA na lilipat po sa ating private concessionaire. Patuloy din po ang ating mga coordination sa mga local government units dahil nga po magiging privado na yung mag-ooperate ng ating terminal. Pati rin po yung ating ugnayan sa ating private concessionaire, ang New NAIA Infra Corporation, ay patuloy po natin ginagawa para po masigurado natin na come turnover itong September 14 ay wala pong disruption na mangyari. No? Tuloy-tuloy po ang ating operation. At patuloy naman po ang NIA, no, na nakaalalay po dito, gagampanan po natin ang ating bagong role as regulator sa pagpapatakbo po ng ating paliparan. Ang ito-turnover lamang po ba sa inyo ay ang operations and maintenance ng NAIA? Tama po ba? At ano-anong mga pagbabago naman ang aasahan natin pagdating sa operasyon at pasilidad po ng NAIA? Yes, ma'am. Sa concession agreement, ang operations at maintenance lamang po ng tinatawag po nating project land, no? As a rule, lahat po ng may kinalaman sa terminals, magmula po Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3 at 4, pati po yung kanilang bagong itatayong terminal, no, kung saan po nakatayo ang Philippine Village, ito po yung tinatawag nating project land. So lahat po ng operations at maintenance sa lahat po ng kagamitan, pasilidad at pagpapatakbo sa loob ng project land na ito, yun lang po ang saklaw ng ating concession agreement at yun lang po ang ating ito-turnover sa private concessionaire na si NNIC. Doon naman po sa tanong natin, sa mga improvements, no, we'd like to manage also the expectations na hindi naman po ito overnight mangyayari ay gaganda, no, at may enhance na po ang ating paliparan. Tinitingnan po natin ang mga obligasyon, no, ng ating private concessionaire. At siguro kung sa mga short ticket small ticket items, no, ng kanilang mga construction at pati yung mga improvements, makikita po siguro natin at ang soonest na mararamdaman ay mga new toilets po, no, patungkol lalo sa Terminal 3, additional seating capacity, additional na gang chairs sa waiting area, sa pre-departure area, yung pong ating mga air conditioning, generator sets, yung pong pagkukumpuni at masiguradong lahat po ng ating elevator, escalator at walkalator ay gagana at tatakbo. Yan din po ang mga immediate po mararamdaman po natin. Nabanggit nyo, attorney, ang small ticket projects, kumbaga, na mararanasan agad yung improvement. Pero ano pa po ba yung malalaking key performance indicator sa concession agreement? At lahat po ba ng pasilidad sa perimeter fence ng paliparan ay i-maintain din ng private concessionaire? Tama po yun. All facilities within the perimeter fence, no, of yung tinatawag po nating project land will be maintained and operated by New NAIA Infra Corporation. Doon naman po sa inyong inquiry as to the big ticket items, meron pong dalawang, para po sa akin, no, ito po ay aking personal take, dalawang mahalagang enhancement sa ating paliparan. Ito po yung pag-upgrade at pag-update sa ating passenger boarding bridges. At ikalawa po yung ating visual docking system, no? Ang para sa akin po, ito ay isa sa mga pinakamahalagang investment na ipapasok ng NNIC. Dahil if you have encountered po, no, na nakasakay kayo ng eroplano, naka-landing na po kayo, pero hindi po pinapayagang bumaba yung pasahero dahil po may lightning alert, no, dahil yung pong ating ground crew ay sinisigurado po natin yung kanilang safety. Kung kaya't kahit po nakaparada na yung eroplano, ay hindi po nakakababa ang mga pasahero. Ito pong visual docking system, magiging automated na po yung pagpaparada ng mga eroplano. Kung kaya't kahit may lighting alert, patuloy po makaka-disembark ang ating mga pasahero. So that being said po, yung mga inconveniences na kagaya nito, mga queuing, yung mga pag-iintay, ma-avoid po natin. Banggitin ko natin po, sir, yung dalawang KPIs, no, na mahalaga din po para sa pagpapatakbo nitong ating terminals. Obligasyon po ng NNIC na number one po, mapataas ang current passenger capacity ng ating mga terminals. As to the design po, at present, it's designed just for 30 million passengers per year, no, but we're hitting around 50 already.
So sa KPI po nila, dapat po nila itong ma-increase to 60. And yun nga po, yung pagpapatuyo ng panibagong terminal will be addressing this. Aside from this, they'll also be under obligation under the concession agreement to increase the number of movement no ng flights per hour from 40 to 48. At ibig pong sabihin nito, lahat po ng infrastruktura para ma-achieve po nila ito, gaya po ng pag-improve at pagdadagdag ng taxiway, ay kailangan po nilang gawin para maparami po yung number of flights per hour. At pagdating naman po sa mga fees at paniningil, ito po ba ay sa private concessionaire na o mananatili sa pamahalaan? At may aasahan po bang pagtaas sa mga ito tulad ng terminal fee? Last Sunday, ma'am, to my understanding, na-publish na po yung ating revised AO1 rates. No? It has been approved by the cabinet already. Doon po sa pag-determine kung magtataas or hindi po magtataas, magkakaroon po ng dalawang klasifikasyon ang fees natin. Ito po yung regulated at non-regulated. Kapag regulated po, ito po ay mananatili sa pamahalaan sa pamamagitan ng MIA kung dapat pa itong itaas at dadaan din po sa proseso ng publication at approval ng kabinete. Doon naman po sa mga non-regulated, ito naman yung mga charges no para sa mga services sa ating paliparan na hindi necessary, ito lamang ay incidental, kagaya po ng parking. Ito naman pong mga bagay na ito ay mapupunta sa control po ng ating private concessionaire. Doon po sa question ninyo, if we will be anticipating increases, nakapalo po sa ating AO1 rates. No? Meron po tayong inaasahang mga increases, but meron naman po dito yung, for example po, no, yung terminal fees na madalas na tinatanong. Meron po tayong ina-anticipate na increase, but if this will happen on the anniversary of O&M start date, sa madaling salita po, ito po ay magaganap at implement lamang po sa September 2025 pa po. Attorney Chris, kadalasan po naririnig natin na mga komento tungkol sa NAIA ay hindi na kaya ng apat na terminals ng NAIA yung mga pasahero, iba-iba yung itsura. So meron po ba tayong aasahan din pong expansion at kasama din po ba rito yung pagbabagong aasahan sa improvement, maging yung beautification at saka yung pag-improve po ng structure at facilities ng NAIA? That is correct po, no, ASEC. Under the concession agreement, ang beautification at enhancement po ng ating terminals, both inside and outside, is an obligation of the private concessionaire. Tatandaan lang po natin, especially with respect to Terminal 1, it's already considered as a historical site. No? So baka po in terms of yung facade, yung sa labas po, baka po limited po yung gagawin nating enhancement po dito. But as we've mentioned earlier, kasama po sa kanilang obligasyon ang pag-increase ng passenger capacity. So tama po kayo sa nabanggit ninyo, magtatayo po tayo ng panibagong passenger terminal kung saan po nakatayo ang ating Philippine Village. With that po, we're hoping to hit really almost close to 60 million passengers per year. No? Para naman po sa ganun, mas convenient, mas maayos, mas malinis ang ating mga paliparan magmula po. I think the intention really is to connect Terminals 1, Terminal 2, at yung panibagong terminal kung saan po yung Philippine Village. We're still trying to determine really if they will be expanding yung Terminal 4 po, no? At kung ikakabit ba ito or may iba po silang purpose dito. But with the plans that they're showing us, definitely a new terminal will be in the pipeline po. Paano naman po yung congestion ng mga airport taxi at iba pang mga TNVS services sa labas po ng paliparan? Kasama din po ba ito sa magiging improvement? Tama po yun, ma'am, no? Yung pong ating, meron po tayong nilunsad magmula po nung last month pa po, no? Mas mahigpit na regulasyon sa ating mga transport provider service ng transport providers, no? Inihigpitan po natin ang ating regulasyon dahil meron pa rin pong napapaulat sa amin no na meron pa pong mga naniningil, nangongontrata, kolorum. That's why we're also inviting no, and encouraging, meron po tayong mga panibagong transport service providers na makilahok po dito sa ating paliparan. At nang sa ganun, through competition, ay ma-improve naman po natin yung services ng ating ito pong transport services. Para sa ganun, makaiwas din po tayo sa mga abusadong driver.
As to the programs, so we still have ongoing programs with the LTFRB. Para po sa ganun, ma-check po natin yung mga taxi po. Kasi I think po, last week may nasampulan na rin po tayo. No? Kasi nahuli po natin, meron po sila yung tinatawag na batingting. Medyo simulated po yung kanilang metro sa kanilang taxi. And we really want to avoid yung mga ganitong instances. Dahil napakasama pong experience ito kung ito po yung unang experience ng ating mga turista sa ating bansa. So, hinihigpitan pa rin po natin ito. And under the concession agreement, I'd like to inform you also, yun naman pong airport police ay mananatili sa MIA, no? So with that, I think we can really focus more, no, on regulating and ito pong pagmamonitor sa ating mga transport providers. Dumako naman tayo, attorney, dun sa mga empleyado, no? Ano naman po yung mga pagbabago sa employment ng MIAA employees sa pagsasali ng operasyon sa private concessionaire? Meron po ba tayong mga detalye tungkol rito? Yes, sir. In terms of the transferring employees, no, ng mga tinatawag nating affected employees, ang NNIC po ay meron pong offer sa kanila, no? Number one, meron po silang 25% increase sa kanilang basic salary. Number two, meron po silang matatanggap na signing bonus, which is 2 times the monthly basic salary that they have, times number of years, minus the retirement benefit that they will be getting. At meron din po tayong separation incentive pay. Para nang sa ganun naman po, no, yung mga lilipat po sa pribadong sektor, ay meron naman po silang kahit papano baon na cash incentive. Now, even with that offer, no, alam naman din po natin, meron din pong mga empleyado na ayaw pong lumipat sa pribadong sektor. At kung sakaling ito po yung desisyon ng ating mga empleyado, ang MIA naman po ay magkakaroon ng obligasyon na number one, either hanapan po sila ng available position sa ibang ahensya ng ating pamahalaan, or number two, kung meron pa pong available na posisyon dito sa MIA na kanilang pwedeng gampanan, pwede rin na po natin ialok sa kanila to. Definitely po, we can assure everybody that we really want to avoid yung pong mawawalan ng trabaho, no? And in so far as doon naman sa magiging structure po ng MIA, presently we have a reorganization structure proposal. It's pending with the GCG. Dahil nga po, kailangan po din namin i-identify at streamline ang aming struktura dahil mag-iiba na po yung aming tungkulin, no? Yung aming role bilang regulator na lang po ng ating paliparan. That being said po, yung pong aming mga employees that are directly related to the operations and maintenance of the airport, mawawala na po yung mga plantilla positions nila sa ating MIA po, no? And at the same time, we also have to prepare for this new role. That's why yung pong ating mga auditor, yung pong ating mga taga-check, no, kung natutupad ang mga KPIs, ito naman po ay nilalagyan po natin ng mga bagong posisyon bilang pagtugon po sa bagong tungkulin ng MIA. Attorney Chris, ilan po ba ngayon currently ang mga empleyado dyan sa MIA at ilan po sa kanila yung maaaring ma-displace at yung iba baka mawalan ng trabaho? Mga ilan po yon? In terms of organic, ma'am, no, I think as of yesterday po yata, if I'm not mistaken, nasa lagpas 450 plus na po yung nag-sign ng employment contracts with NNIC. I think there still are a few, no, who will be signing baka po today or tomorrow. But nasa ganun pong number ang organic po natin. That being said po, there will be only about probably 100 na organic employees po, no, that may decide not to transfer or are still thinking about it. In terms of yung pong ating mga service providers, meron po tayong nasa 1,000 po yan, no? Of course, with respect to operations and maintenance, maybe in the 2,000 range po siguro, yung pong ating ina-expect na magkakaroon din po ng transfers to NNIC. But as to that aspect, ma'am, wala po ako nung figures na yun. I'll get more data and I'll text that to your producer po. Mm-hmm. Yes, we will have you back, Attorney. Pero bilang panghuli na lang po, mensahe nyo sa ating mga kababayan na nakatutok po sa atin ngayon. Siguro very crucial, kailan natin mararamdaman yung pagtaas ng presyo dyan po sa airport? Yes, ma'am. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, sa lahat po ng ating mga airway passengers, mula po sa MIA, kami po ay umaasa na salubungin po natin ng maigi ang ating NNIC, no?
ang ating pong paliparan, long overdue na po yung kinakailangan itong repair and maintenance. Ito po ang magiging isa sa pinakamalaking bintahe ng private sector dahil po ang kanilang operations and maintenance ay hindi po masasaklaw ng ating procurement law bilang private sector nga po sila. That being said, marami po tayong inaasahang pagbabago, ngunit ganun pa man, gusto po nating i-manage yung expectations natin. Sa loob po ng timeline, siguro po ang talagang fully functional no, na ating mga terminals at mga improvements po, siguro on the fifth or sixth year pa po. No? So, in the meantime po, sana po patuloy po tayong tangkilikin ang ating paliparan. Yun naman pong inaasahan nating rate increases, no? Siguro po ang dapat nating alalahanin din dito, yung pong ating idadagdag sa bayad sa ating mga magiging paglakbay ay may kapalit naman po at mas magandang enhancement para sa ating terminal magmula sa teknolohiya, mababawasan na rin po yung ating mga pagtitila, magkakaroon po ng special lane para sa ating OFWs, PWDs, yung mga persons with reduced mobility. Lahat po ng ito ay atin pong pinaplano. Hopefully po, sana nga po mag-fast forward na tayo. Sana po nandun na tayo, no? Na fully finished na po lahat. In the meantime po, nandito pa rin ang MIA. Handa pa rin po maglingkod para po sa ating lahat. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Chris Bendijo, ang tagapagsalita at Head Executive Assistant ng Manila International Airport Authority.